Hello, it's me, Ryan Jeronimo. Welcome to my channel. So, for today's video, i-review natin yung impact drill ng Inco. Yan, 650 watts. I-review natin siya. But before that, make sure na naka-like kayo, subscribe, at click yung notification bell para lagi tayong updated sa ating mga videos. Coming up! Ito, yung Inco Impact Drill 650 watts. I-review natin siya. So, nasa 1 month nang nandito sa atin to. So, i-review lang natin sa para sa mga nagbabalak na bumili ng Impact Drill na undecided sila. Sana makatulong tong video na to para meron kayong basihan para sa pagbili nyo ng Impact Drill. So, ito, Inco Impact Drill. Ito ang inclusion ng ating drill. Ito yung nasa laman ng box niya. So, 1 month ang nasa atin itong Inco na to na impact drill. Ito siya yung inclusion ng impact drill. Meron siyang handle para dito. So, yan. Ito siya. Dito nilalagay yan. So, ikot mo lang to. Tapos i-lock mo lang ng ganda para malagay. Tapos meron din siyang bakal na stopper. Ito siya. Stopper kung sakali mang hindi mo gustong ilagay lahat ng bala mo isagad sa ano, pagdi-drill. Yan, pwede siya dito. Ilalagay mo lang siya dito, iikot mo. Yan. Tapos ilalak mo lang ulit. So yan, meron siyang stopper kapag naglagay ka ng drill bit dito. Pwede mo siyang i-adjust kung gano'ng kahaba yung ilulus mong drill bit. Yan. Yung function nito, meron din siyang reverse. Meron siyang reverse function. Tapos meron din siyang hammer drill. Ito, meron siyang hammer drill switch. Tapos for drilling lang. Ito. Sa mga pang metal. Tapos meron din siyang variable speed. So yan yung variable speed niya. Meron siyang control dito. Na kung gusto mong i-adjust ng pinakamahina. Yan, dito siya. Hindi mo mapipindot ng sagad. So yan. Yung ano niya dito, yung pagkakagawa niya, meron siyang parang rubber dito na kapag hinawakan mo, lapat siya, hindi siya dumudulas. Tapos ito yung ano niya, Inco. Yan, meron siyang serial number dito. So ayan. Dito. Tapos yung haba ng ano niya, ano, yung haba ng cable niya or nasa 2 meters. Nasa 2 meters yung haba niya. Yan, tapos yung saksakan niya, bilog. So, kailangan kang gumamit ng extension na bilog yung saksakan niya. Tapos meron siyang chucky. Ayan. Tapos yung 650 watts na impact drill, yung kaya niyang ilagay dito sa drill bit hanggang 13 mm. So yan, makakalusot ka ng 13 mm dito na drill bit. So yan, susubukan natin siya yung reverse niya. So yan, ito yung impact drill na Inco. Malakas siya. Ito siya. Ito try natin pang butas.
lalagyan natin siya ng drill bit para makita natin at maging basihan natin kung gaano siya kalakas. So ayan, susubukan natin ng ating Inco Impact Drill 650 watts. Unahin natin yung ano niya, yung maliit na talim. Yung size nito 532, susubukan natin siya. Depende lang sa talib nyo kung mahasa, no? Saka kung baka mapurol. So yan, susubukan naman natin siya sa malaking drill bit kung kaya niya. Susubukan natin yung 8mm na drill bit. Ito, 8mm. Papalitan natin siya gamit yung chuck key. Yan. Lagay lang natin dito. Wala siyang hammer. Huwag niyong lalagyan ng hammer. Masisira yung ano niya, drill bit. Yan. Bubutasan natin, no? So, kung gumagamit tayo ng malaking bala, yung tips natin, butasan muna natin maliit para hindi siya ganun ka agad masira yung talim ng ating drill bit. So, yan. Bubutasan ulit natin. Lalakihan lang natin yung binutas natin kaninang maliit. Kaya niya yung 1.5 na kapal na bakal. Yung angle. So yun, kaya niya yung ating ano, angle bar na bakal na 8mm. So yan. Yung price nito, ilalagay natin sa description box. So tingnan niyo na lang kung magkano yung Inco Impact Drill 650 watts. Ayan, nakita natin kung gano'ng kalakas yung Inco Impact Drill na 650 watts. So yan, sana meron kayong natutunan sa ating video na kung nagdadalawang isip pa kayo kung ano yung bibilhin nyo. Sana nakatulong tong review na to para meron kayong basihan sa pagbili ng Impact Drill. Salamat sa inyo, mga sir. Huwag lang kalimutan mag-subscribe, i-click yung notification bell at i-like yung video natin para lagi tayong updated sa ating bagong uploads. Salamat, mga sir.